At ang pinakahuling option dyan, kapag everything fails at wala na talagang maibibigay na ibang options, is surgery. At yung surgery na yon, may tinatawag tayong prosthesis, no? Na yun ay inoopera at ikinakabit sa ari ng lalaki para siya ay makapagpanumbalik ng kanyang sexual function. Yun ay pinaka-extreme, yung last resort, yung surgery. May question lang ako kay Doc. Doc, pag ganito, pag nakakaramdam, ano bang tawag? ED ba ang tawag dito? Erectile dysfunction, ED ba yung tawag? Pag ganyan po ba, Doc, pa mararamdaman ba nila agad na totally hindi na sila makaperform or slowly? Kung baga, hindi nakakatapos or hindi natatapos yung sexual act? Or pag nandyan na yan, ay maramdaman mo talagang as in total wala, hindi siya nagpa-function? Okay. Mas common yung dahan-dahan na nangyayari, no? It will take some time. Yung mga bigla ang pangyayari na bigla nagkaroon ng erectile dysfunction, usually yan, ang cause niyan is trauma. Like for example, nagkaroon ng spinal cord injury, talagang hindi na magkakaroon ng erection. Biglaan yan. Or halimbawa, dumaan sa operasyon ng prostate, like prostate cancer, totally mawawala yung capability to have an erection. Immediate yan. Pero beyond that, no, beyond trauma, beyond surgery, usually yan, dahan-dahan, it will take some time, no? Sometimes years, papansin yan. Oh, habang tumatagal, bakit parang hindi na ako nakakatapos? And then dadating yung point na minsan nakapenetrate ako, minsan hindi. Tapos dadating sa puto na sasabihin niya, mas madalas na hindi kaysa oo. And then up to the point na, Dok, ayaw na talaga. So it will take time. Hindi naman siya talaga immediate, no? Totally. First day, wala na. Oh, wala na. Pagka ganun, trauma yun. Or sabi ko nga, surgery ang dahilan nun. Kaya minsan, ayaw nila yung... Ayaw nila kasama nila. Kasama nila. Minensyon niya ni Doc kanina. Yung case na may mga cases daw po kasi, Doc, na nag-erect naman pero walang lumalabas. Kasama ba yun sa erectile dysfunction or it's another case? Oh, hindi siya part ng erectile dysfunction. Ang erectile dysfunction particularly refers dun sa hindi pagtatayo. Okay. Okay? O hindi pagkakaroon ng erection. So kapag ka hindi na siya nagkakaroon ng similya na lumalabas, that's a totally different problem and entails a different treatment or solution. Gusto ko lang tanungin, Angel, Beth, kay June. Kasi nabanggit nga kanina niya na may epekto na yung COVID natin sa especially do sa ating penis, sa endothelial tissues, no, na pinag-aaralan na naghahanap sila ng datos. Now, gusto kong tanungin kay June kung ano ang experience niya with regards to dito sa atin, kung marami ang kaso, especially yung mga nagpa-teleconsult sa iyo, no, June, kung do you think na medyo tumaas ang mga yung datos ng especially yung age group na nabanggit mo with regards to having experience erectile dysfunction na dapat nating siguro sundan ito later on through the years with regards to problems of ED. Oo. Sa tanong mo na yan, Joseph, ano, wala pa ako napapansin na pagtaas ng cases ng consultation sa akin pertaining to erectile dysfunction matapos silang maapektuhan ng COVID-19, no. Pero ang nagtulak sa akin para tignan ang incidence nito is there is a one particular consult, no. At ang nagkonsulta sa akin is doktor mismo. He is a cardiologist na apektuhan siya ng COVID, severe form of COVID, no, but he survived. So na-mention niya sa akin na hindi na siya satisfied doon sa kanyang erection, at nung magkaroon man siya ng erection paminsan-minsan, napapansin niya it's a dry ejaculation. Wala masyadong lumalabas. So tinanong niya ako, no? June, ito ba ay may kinalalaman doon sa dinaanan kong COVID infection? So wala akong idea at that time. So I tried to look into literature, and unfortunately, there are still no robust literature out
But meron namang initial studies pala, so nagulat ako, no? So to the point na nakita ko na kasi ang incidence ng erectile dysfunction in general, ano, is although mababa, less than 1%. Ang sabi nila, mga 26 out of 1,000 patients magkakaroon erectile dysfunction. Pero kapag ka ikaw ay tinamaan ng severe viral infection kasama ang COVID, no, sabi nila, tumataas daw yung incidence by 5 times the normal. So, malaking bagay yun, no? 5 times the normal, normal incidence. Oh, so para sa akin, this is something we should look into. And kasi alam naman natin, ano? Alam natin na yung effect ng COVID-19 sa baga o sa pulmo natin has irreversible effects, no? Nagkakaroon ng peklat ang baga at hindi mo na siya maibabalik sa normal. Baka ganun din sa sa aspeto ng sexual function ng lalaki. So we are waiting and seeing, you know, kung ano yung mga pag-aaral na gagawin nila to establish kung talagang merong relationship ang COVID-19 infection with erectile dysfunction and other reproductive capability siguro, no? Both for men and women. Marami pa talaga tayo hindi nalalaman sa epekto ng COVID. Or maaring sa gamot na ginagamit, no, habang tinitreat ka ng COVID. It's good that you mentioned po, Doc, ano yung sa gamot na ginagamit. Kasi sa mga na-mention niyo po kanina na certain diseases that can affect erectile dysfunction also, no? Yung mga medication po ba nun, kunyari diabetes, ganyan, high blood, ganyan, nakaka-apekto rin po ba siya? Ay, meron din po ba effect ito sa erectile dysfunction? Oo. Sabi nga natin, kung ikaw ay merong high blood, like for example, you are on a chronic maintenance, no? Sabi natin, kailangan pagalingin mo yung high blood mo para manumbalik at least kahit partially yung erectile dysfunction mo. But meron din kasing mga gamot na napatunayan na ginagamit for high blood, ha, na nagko-cause din ng erectile dysfunction. So medyo ironic, yes, di ba? So kung malalaman mo na ang pasyente ay may problem din aside from hypertension, problem niya din yung high blood, merong classes of medicines that sinasabi natin nakapagpapalala o nakadagdag sa problema ng erectile dysfunction, no? Yung tinatawag na beta blockers. O beta blockers are known to cause erectile dysfunction. It cures hypertension, no? Pero it can cause additional problem with erectile dysfunction. Yung mga beta blockers, malalaman mo yan, yung mga gamot na ang ending niyan, LOL, Atenolol, yung mga ganyan, no? Uh-oh. At saka yung mga anti-hypertensives na mayroong kahalong diuretic. Diuretic yung pampaihi. Kasi isa sa mga treatment for hypertension, bibigyan ka pampaihi para mabuhay presyon mo. Yung tinatawag ng mga thiazide diuretics na hinahalo or in combination with the anti-hypertensive medication can cause additional problems with erectile dysfunction. But so kung meron kang ganitong sitwasyon, meron ka isang option. There's a certain group of drugs for hypertension, yung mga calcium channel blockers na tinatawag. Alam na nung doktor yan, na ito, ito class ng gamot na to has lesser side effect pertaining to erectile dysfunction.